Paano ba? 8 signs na nag-e-enjoy ang isang lalaki sa inyong relasyon. Shoutout to an expat living in me, Dimples, Michelle Corpus, Wilma Balmonte from Hong Kong, Linda De Vera, and Ming Zaid. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel for more Tagalog how-to videos. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Sign number 1. Masaya siya kapag magkasama kayo. Yung tipo na nakangiti at tumatawa siya kapag magkasama kayo. Yung kahit wala naman kayong ginagawa, ramdam mo yung saya niya o pagkakontento niya sa buhay. Paminsan niya yung talagang batayan kung kaano siya nag-e-enjoy ng kasama ka. Yung tipong even na nag-grocery lang kayo, ay masaya na siya basta magkasama kayong dalawa. Kahit simple lang ang mga ginagawa nyo, saan man kayo magpunta, kahit kayo lang dalawa ang magkasama, ramdam mo at ramdam niya ang saya. Yung sayang hindi matatawaran o matutumbasan ng kahit na ano. Isang sign ito na tunay nga siyang masaya sa relasyon ninyo. Dahil kapag nakangiti at napapasaya mo siya, hinding-hindi siya gagawa ng mga bagay na ikasisira ninyong dalawa. Sabi nga nila, may dalawang motibasyon lamang ang mga tao para sa mga aksyon na ginagawa nila sa buhay. Yun ay ang fear at ang love. So, kung kunyari yung fear niya na mawala ka, na magalit ka sa kanya, na hiwalayan mo siya, dahil nga sa nag-e-enjoy siya sa feeling mo at mahal na mahal ka niya, eh hindi yun gagawa ng masama para sa'yo. Kaya sign number 1, masaya siya kapag magkasama kayo. Lagi kayong tumatawa, nag-e-enjoy, maski na wala naman kayong ginagawang mahalaga. Sign number 2, proud siyang ipakilala ka kahit kanino. Hindi siya nahihiyang ipakilala ka kahit kanino. Handa kang ipakilala at ipagmalaki sa mga taong malalapit sa kanya. Sa magulang, kapatid, kaibigan, o kahit na bagong kakilala niya lang. Ayon sa perspektibo ng lalaki, kapag ang lalaki ay bored na sa inyong relasyon, hindi kanya ipinapakilala kahit kanino. Hindi kanya ipagmamalaki dahil hindi niya nakikita na ikaw ang kasama niya sa huli o sa dulo. Hindi kanya ipagmamalaki kung hindi ka kasama sa plano niya sa hinaharap. So, hindi kanya pinapakilala sa mga katrabaho niya, hindi ka nakatag sa social media niya bilang girlfriend o asawa niya, at basically, konting-konti lang sa circle of friends niya o pamilya niya ang kilala mo. Posibleng may dahilan kung bakit kanya tinatago. Tandaan, ang ipagmalaki ka ng taong mahal mo ay isang hakbang upang tumibay ang pundasyon ng inyong relasyon. Senyales rin ito na nag-e-enjoy kayo sa isa't isa. May pinapatunguhan ang inyong relasyon. Kaya, kapag pinagmalaki ka niya, ibig sabihin, mahal ka niya at masaya siya sa'yo. Sign number 2, proud siyang ipakilala ka kahit kanino. Sign number 3, hindi siya nagsasawang maging sweet sa'yo. Dahil nga masaya siya sa inyong relasyon, hindi siya nagsasawa sa'yo. Kung paanong nakilala mo siya noong una, ay ganoon pa rin kahit tumagal na kayo. Ang konsepto ng consistency ay nandoon pa rin. Hindi nawala bagkus ay nananatili. Senyales ito na nag-e-enjoy pa rin siya sa relasyon ninyo sapagkat kahit anuman ang dumating, hindi nagbabago ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Yung tipo ng pakiramdam na lagi ka pa rin sabik o excited na makita ang kapareha mo. Hindi nawala yung nararamdaman mong kilig kahit marami na kayong pinagdaanan o maski na matagal na kayong magkasintahan. Nangangahulugan itong nag-e-enjoy ang lalaki kapag hindi siya nagbago noong panahong nakilala mo siya at nananatili siyang ganun hanggang ngayon. Sign number 3, hindi siya nagsasawang maging sweet sa'yo, whether in public or in private. Sign number 4, kapag palagi kanyang kinakamusta at inaalala.
Nangangahulugang nag-e-enjoy ang lalaki sa inyong relasyon kapag palagi kanyang tinatanong. Ibig sabihin nito, palagi kanyang iniisip. Yun bang tipo ng simpleng pagtatanong lamang nang kumain ka na ba? Anong ginagawa mo ngayon? Kamusta ang araw mo? Simpleng tanong lang ang mga ito pero iba ang pakiramdam kasi ibig sabihin nito, maski sa pangkaraniwan at pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagkain lang ng umagahan, nasa isip ka niya. Kaya tandaan, kung palagi kayong inaalala o kinakamusta ng kasintahan niyo, ibig sabihin nun ay nag-e-enjoy pa rin siya sa inyo. Interesado pa rin siyang malaman kung ano ang ganap mo sa buhay, lalo na pag tinatanong ka niya kung anong nangyari sa araw mo. Gusto ka pa rin niya at iniisip ka niya palagi. Sign number 4, kapag palagi kanyang kinakamusta at inaalala. Bago tayo magpunta sa sign number 5, may kling patalastas lang po. Find what you are looking for nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. Nakamura na kayo, nakatulong pa kayo sa ating channel. Let's continue with our video. Sign number 5. Komportable siya sa'yo. Nag-e-enjoy ang lalaki sa inyong relasyon kung komportable siya sa'yo. Hindi siya nagkukunwari at nagagawa niya mga bagay ng walang pag-aalinlangan. Sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng taong tanggap ka kahit ano o sino ka pa. Yung tipo na kayang sabayan ng trip mo sa buhay, hindi ka iiwan at i-judge ano man ang mangyari. Bagkus, sasabayan kang baguhin kung ano man ang nagawa mong mali. Kaya kapag ang lalaki ay komportable sa'yo, ibig sabihin, nag-e-enjoy siya sa'yo. Hindi siya ibang tao kapag kaharap ka niya. Pinapakita niya sa'yo at kung anong klaseng tao siya. Sign number 5, komportable siya sa piling mo. Sign number 6, tanggap niya ang lahat tungkol sa'yo. Masaya ang lalaki sa inyong relasyon kung tanggap ka niya. Hindi siya bumabase sa kung ano ang itsura mo, paano ka manamit, ano ang sitwasyon mo, o maging ang ganda ng katawan mo. Tanggap ka niya, masaya siya sa'yo. Wala siyang pake sa nakaraan mo. Basta ang pinapahalagahan niya ay kung ano ang meron kayo ngayon at tanggap ka niya dahil dito. Tandaan, kapag mahal ka ng lalaki, kahit ano ka pa, kung mahal ka niya, mahal ka niya. Sign number 6, tanggap niya ang lahat tungkol sa'yo. Sign number 7, palagi kanyang binibiro. Nag-e-enjoy ang lalaki sa inyong relasyon kung palagi kanyang pinapasaya at pinapatawa. Yung tipo na palagi siyang nagpapatawa, nagjo-joke ng kung ano-ano, inaasar ka. Kahit corny ay sinusubukan kanyang pasayahin. Dahil masaya siya sa'yo, ibinabalik lamang niya ang saya, kaya siya nagpapatawa. Pinapasaya mo rin siya, kaya papasayahin ka rin niya. Lagi kayong nagtatawanan at nagkukulitan. Tandaan, mararamdaman mo kung masaya ang lalaki sa inyong relasyon kung nagagawa mo siyang pasayahin kahit sa maliliit na bagay at ganun din siya sa'yo. Sign number 7, palagi kanyang binibiro. Sign number 8, mararamdaman mo mismo mula sa kanya na nag-e-enjoy siya sa inyong relasyon. Ikaw mismo, mararamdaman mo yon. Kung masaya siya, malungkot siya, galit siya sa'yo. Lahat yon ay mararamdaman o makukutuban mo dahil kilalang kilala mo na siya. Sa pag-ibig, mahalaga ang pagkakaunawaan at koneksyon. Ito ay nararamdaman, kaya kung may koneksyon at pagkakaunawaan kayo, mararamdaman o makukutuban mo kung masaya sa'yo ang isang tao o kung hindi rin siya masaya sa inyong relasyon. Mahalaga rin ang good communication sa isang relasyon. Kung sakali mang dumating sa punto na hindi na kayo masaya at wala na ang dating enjoyment, maaari naman itong pag-usapan upang magkalinawan at saka makagawa ng plano kung paano ito maaayos dahil sayang naman ang pinagdaanan ninyong dalawa. Walang hindi nadadaan sa maayos na usapan. Baka nabobore lang kayo kasi matagal na kayo hindi nagkikita o paulit-ulit na lang ang pinag-uusapan at ginagawa ninyong dalawa.
Kaya kung nararamdaman mo na medyo may pagkainip na sa inyong relasyon, mag-usap kayo kung paano nyo ito mabubuhay muli. Ano ang mga hakbang para masiyahan uli kayo sa piling ng isa't isa. Sign number 8, mararamdaman o makukutuban mo mismo mula sa kanya kung nage-enjoy siya sa inyong relasyon. Maraming salamat sa panonood. Ano sa tingin nyo? Nage-enjoy pa ba ang boyfriend o asawa nyo sa inyo? Please comment down below your answer. Please like this video and subscribe to the Paano Ba Tagalog How To channel for more Tagalog How To videos. Please like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel, and please also support our business page, facebook.com/TokTokPasig Franchise. Paki-download po ang TokTok na app at gamitin ang aking referral code, PPS12504952. Nakatulong na kayo sa ating channel, nakamura pa kayo sa delivery fees. Huwag din po natin kalimutan ang Xiaomi. Get discounted prices when you shop at the Xiaomi official global store using the link in our video description box. Maraming salamat sa panonood. For topic requests, video requests, and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.